Hi guys! Ngayong ay gagawa tayo ng mutabak or mutabak. So, ang sangkap natin ay green peas. Eto guys, mga gulay na to. Mayroong aditong capsicum, kamatis, onion leaves, parsley, tsaka ito yung cumin, coriander powder, paminta, asin, at saka lagyan natin ng konting chili powder guys, tapos itong mozzarella cheese mamaya. Tsaka guys, yung ano to, ginisa ko na yung ano actually kanina, yung giniling na karne. So, ito na. Prepare. Okay, mag-isa na tayo guys. Ihalo na natin doon sa ginisa kong giniling kanina. Guys, kanina ginisa ko na ito. Hindi ko na to na-record yung ano. Kasi alam nyo naman na yung pagigisa na una yung bawang at sibuyas, tapos itong giniling na karne. So, lagyan natin guys ng paminta. Lagyan ko ng konti pa. Yan, mas masarap pag medyo kumaklat yung anghang niya. Cumin guys, konti lang. Konting chili powder. Then mix lang natin. Kunting asin. Ngayon guys, ihalo na natin itong mga gulay. Kamatis. Tapos yung capsicum. At green peas. Bango. Alam nyo guys, pag nalagyan ng mga spices, mga Arabic spices, nakakadagdag yan ng bango at saka yung aroma niya at saka yung lasa. Saka ang mga Arabic spices guys, maganda yan sa mga internal organs natin.
parang antibiotic sila sa mga infections. Kung may mga infection sa katawan natin, sa loob ng katawan, ay magandang nakakatulong yan sa ating health. Lagyan natin ng kunting tubig, guys, para hindi naman siya mag-dry. Ang pula-pula, ang pula-pula. Yummy-yummy. Actually, guys, pwede na itong ulamin sa kanin. Pwedeng eterno to. Kasi may giniling siya, oh. Oh, guys, oh. Parang kailangan ko pang dagdagan ng kunting asin. Baka matabang, eh. Okay, luto na to, guys. Hindi siya dapat ma-overcook para hindi naman siya parang lantang kinakain. Guys, hindi ko itatapon yung sabaw niya. Alam niyo ako ano gagawin ko dyan? Ilalabay ko yan sa kanin ko mamaya. Okay, i-drain natin para hindi mabasa yung wrapper. Okay guys, na-drain na natin ito. Tapos, gusto kong haluan ng mozzarella. Ayan. Masarap siya kay pagka may mozzarella siya. Okay, magpabalot na tayo. Guys, yung wrapper ko, lumpia wrapper. Para manipis, mas masarap pagka medyo malutong-lutong yung wrapper niya. Maglagay lang ng mga, siguro, dalawang kutsara. Pwede na. Tapos, balutin natin. Guys, make sure na mag-overlap yung balot para hindi siya bumuka. Ngayon, guys, prito na natin. Thank you.
Check natin, guys. Oh, brown brown na siya. Gusto ko na siyang kainin. Konti pa. Guys, luto na. Ito na yung aking mutabak. At ito ay ating sentensyahan na kung okay ba ang lasa o hindi. Sana nga. Yan siya, guys. Oh, ang sarap. May mozzarella siya. Bismillah. Mmm! Masarap. Masarap siya, guys. Mmm! Nasa niya. Mmm, sarap. Mmm, masarap siya, guys. As in, napakasimpleng pagluto, di ba? Babalutin ko pa yung iba, tapos ilalagay ko sa freezer sa susunod na linggo or any day na gusto nyong i-fry, eh, pwede po. Salamat, guys, sa pagsusubaybay sa akin. Sana po ay mag-subscribe kayo, mag-comment din po kayo dyan, at i-share nyo po sa mga kaibigan ninyo. Thank you, guys. Bye-bye.